Bago tayo magsimula mga idol, huwag niyong kalimutang mag-subscribe, i-share at i-likes ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, ang Palatandaan at ang ating mga kapwa horror narrator. Shoutout sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga antinggiro at albularyo, sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, kay Idol Marvin Maliveran, Amadeo Flores, Lady Bisibilitri MB, Jose Pacificador, kay Norlin Picatsi, Miss Miami Laurel, Miss Joy, sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload, kay Norlin Picatsi, Rona Villaluz, Gerald Anubo, maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal sa ating channel. Simulan na po natin ang ating bagong kwento. Nang dumating na ang mga pinatawag ni Don Ramon, agad na pinulong niya ang mga ito. Anim lahat ang nanggaling sa isla ng Kabog. Ang mga ito ay kilala doon sa lugar, mga kinatatakutan ng mga nilalang na kampo ng kadiliman. Pinamumunuan ito ng antinggirong si Manolo at ang kapatid na si Simon. Kapwa lumaki ang mga ito sa patnubay ng kanilang lolo na isang malakas na albularyo doon sa kanilang isla. At kasama din nila ang isa pang antinggirong pare na galing naman sa isla ng Secure. Kinuha ang mga ito ni Don Ramon para pasukin nila ang isla ng Kalansay. 5 buwan na ang nakalipas nang may mga inutusan na mga tao itong si Don Ramon doon sa isla ng Kalansay para mag-imbestiga at mangunguha ng sampol para sa gagawin nilang eksperimento. Nabalitaan kasi ng Don na ang islang iyon ay may matatagpuan na natatanging halaman na makapagpagaling sa kalagayan ng kanyang anak. Ang kanyang anak na may malubhang karamdaman na iniinda sa maraming mga nakalipas na mga taon. Kaisa-isang anak ito ni Don Ramon, kaya hindi ito makakapayag na mamatay ito ng maaga. Gagawin niya ang lahat, mapagaling lamang ang kanyang anak. Hindi na ito tinatanggap ng hospital dahil ayon sa sabi ng mga doktor, may taning na ang buhay ni Dolores. Ang ipinagtataka ni Don Ramon, ang mga taong ipinadala niya doon sa isla, 2 araw nang hindi niya ito nakukuntak. At ang huling usapan nila sa mga ito, humihingi ang mga ito ng tulong dahil may mga nilalang ang umaataki sa kanila. At ayon pa sa sabi ng kanyang mga tauhan, natagpuan na nila ang mga halaman. Pero hindi nila alam kung paano makakaligtas sa bangis ng mga nilalang. Kaya nangangailangan ang mga ito ng mabilisang tulong. Kaya nang hindi na tumawag ang kanyang mga tauhan na nandoon sa isla, inutusan na nito ang kanyang mga tauhan dito sa kanyang bahay na maghanap ng mga taong may taglay na mga kakayahan at agimat. Dahil kung mga nilalang at halimaw ang umatake sa kanyang mga tauhan, maaaring hindi ito kakayanin. Kung baril lamang ang armas ng mga ito. Matapos na makapagpulong ang mga ito at maibigay ng Don ang mga impormasyon, lumabas na ang mga ito ng bahay ng Don at papunta na sa kanilang malaking bangka. Nakahintay na doon ang 3 pang tauhan ni Don Ramon na magsilbing utosan nila. Nasa bangka na din ang lahat ng mga gagamitin nila at mga pagkain. Habang papasok ang mga ito, ang isang matanda sa grupo nila ni Manolo na si Tata Makmak, lumapit ito kay Padre Gado na nasa hulihan sa mga ito. Tanong agad ni Tata Makmak, "Ako nga pala si Tata Makmak. Ikinagalak ko na makakasama kita, Padre, sa isang misyon. Ngayon lamang ako nakakita ng isang pari na may mga hawak na agimat at may mga kaalaman sa orasyon, dasal at mga buhay na salita. Ano kayang klaseng mga halimaw ang naninirahan sa islang iyon?" Sagot naman ni Padre Gado,
ikinagalak din kitang makilala, Tatamakmak. Tawagin niyo lamang akong Padre Gado. Napalingon itong si Manolo nang marinig nito ang sabi ng pare. Nang mapansin naman ito ni Simon, tanong nito sa kapatid. Bakit kuya, Manolo? Kilala mo ba ang pare niya? Huwag kang maingay, Simon. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang pare na kilalang kilala sa isla ng Siquijor nang patayin niya ang lahat ng mga aswang na umaatake sa kanilang lugar. Mahigit sa 500 mga aswang ang napatay niya sa 3 lamang na bakbakan. Nang marinig ito ni Simon at ng kanilang mga kasama, napalingon din ang mga ito at napatitig kay Padre Gado. Kung ganon, Pinunong Manolo, mayroon pala tayong napakalakas na kasama. Oo, Gutor. At pagkatapos, lumapit na din itong si Manolo kay Padre Gado. Isang karangalan na makasama ang isang nirerespeto at malakas na pare galing sa isla ng Siquijor. Ang isla na kilalang tirahan ng mga antinggero at mga albularyo. Ang sagot naman ng pare habang nagpapatuloy ito sa paglalakad papasok. Ikinararangal ko din na makasama ang grupo ng Umbra sa isla ng Kabog. Tama ba ako, Manolo? Nagulat din itong si Manolo dahil nakikilala agad sila ng pare. Kilala din itong grupo ni Manolo bilang tagapaslang ng mga kampo ng kadiliman. Ngumiti lamang itong si Manolo. Ang nasa kanyang isip, sikat na pala ang kanyang grupo, pati na sa mga karating na isla. Nakakatuwa naman at kilala mo pala ang aming grupo, Padre Gado. Asahan mo na magiging matagumpay ang ating lakad. Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, tuluyan nang pumasok ang mga ito sa loob ng bangka. At lumipas ang ilang minuto, nagbiyahe na ang mga ito. Papunta na sila ng isla ng Kalansay. Medyo may kalayuan din ang isla. Aabutin din ng 5 hanggang sa 6 na oras ang biyahe. Patuloy sa pag-uusap ang mga ito tungkol sa kanilang mga nakaraan na mga labanan at sa mga hawak na agimat, hanggang sa napag-usapan nila ang tungkol sa isla ng Kalansay. Natahimik ang grupo nitong si Manolo nang magkwento na itong si Padre Gado tungkol sa isla at tungkol sa mga naninirahan dito. Ang mga bihimos o bahamot ay ang mga nilalang na kinatatakutan sa islang ito. Kahalintulad din ito ng mga aswang, ngunit mas mabangis at mas makamandag ang mga nilalang na ito. Mayroon ding mga pakpak ang mga ito na tulad ng sa paniki. Sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kagat, kaya ng mga ito na isalin ang kanilang pagiging aswang sa sinuman na makagat ng mga ito. Kung hindi ito maagapan, maaaring sa loob lamang ng 1 minuto magiging aswang ang mga mabiktima. Maaari din na gawin nilang pagkain ang mga tao kung gugustuhin nila. At ang nakakatakot sa mga nilalang na ito, kaya nilang gayahin ang anyo ng isang hayop, pati na ang anyo ng tao. Kaya napakadelikado ang misyon nila. Nang marinig ito ng mga kasamahan ni Manolo, napagtanto nila na lubhang mapanganib nga ang lakad nilang ito. Mabuti na lamang at kasama nila itong si Padre Gado. Lumipas ang mga oras at nagpapahinga na ang lahat. Tanging gising ang 3 tauhan ni Don Ramon na sina Rico, Galo at Mario habang nagmamaniho ang mga ito ng bangka. Makalipas pa ang mga oras, nagising itong si Padre Gado nang tingnan nito ang buong paligid. Tanaw na niya ang isla ng Kalansay. Nagising na din itong si Manolo at ginising na nito ang mga kasamahan. 3 pa lamang ng madaling araw, kaya nagpasya muna ang mga ito
na magpalutang lutang muna sa gilid ng pangpang habang naghihintay ng paglitaw ng haring araw. Pagpatak ng alas 5 ng umaga, dumaong na ang mga ito doon sa may batuhan. Nilibot nila ang kanilang paningin sa buong lugar. Napakaganda ng mga halaman na nakikita nila, ang mga malalagong damuhan at ang matataas na mga puno ng kahoy. Ngunit ramdam din nila agad ang sobrang samyo ng kadiliman na bumabalot sa buong isla. Tara na at simulan na natin ang paghalughog sa gubat na ito. Ayon sa ibinigay na impormasyon ni Doraemon, nasa isang mataas na pangpang at malalagong kakahuyan, matatagpuan ang mga halaman at ang mga tauhan ito. Tandaan ninyo, kailangan na natin na mag-ingat dahil nagkalat sa islang ito ang mga halimaw. Dala-dala nila ang kanilang mga kagamitan, mahihigaan at mga makakain nila, at ang kanilang mga armas. Dala nitong si Padre Galo, ang tinatawag na kambal na kampilan, at ang isang pana. Dala naman itong si Manolo, ang isang armas na mayroong maraming balang palaso at ang mga itak. Hawak naman itong si Tata Makmak, ang mahabang patalim na gawa pa sa buntot pagi. Pamalo naman na may mga nakapalibot na mga tinik ang dala nitong si Gutor. Pana din ang gamit nitong si Simon na sa kanilang lahat, ito ang pinakaasintado. Sinimulan na nila ang pagpasok sa kakahuyan. Kasama naman nila ang tatlo nilang kasamahan na mga tauhan ni Don Ramon na sina Rico, Galo at Mario. Lumipas ang mga minuto, papasuot na sila sa kaloob-looban ng gubat. Dito na nila naramdaman ang mga nilalang sa paligid. May mga naririnig sila na mga kakatuwang tinig sa kapaligiran. Huminto na muna sa paglalakad itong si Padre Gado at lumingon-lingon ito sa paligid. Tanong nitong si Manolo, "Bakit, Padre Gado? May naramdaman ka ba?" "Oo, Manolo. Kailangan na nating humanda. Nasa paligid na natin ang mga nilalang. Pero hindi ko patiyak kung ang mga nilalang na ito ay ang mga Bahamut ba. Pero kailangan nating mag-ingat dahil napakadelikado ang pagpasok sa gubat na ito."